Welcome back sa aking YouTube channel, guys, at huwag nyo kakalimut na mag-like and subscribe. Paano ko nakuha ang aking Google Adsense pin kahit lockdown plus bonus tips? Disclaimer, ang inyong mapapanood ay based sa aking experience at sa aking nakuha sa internet. Hello guys, welcome back sa aking YouTube channel, guys. Para sa mga bago pa lang sa aking vlog, huwag nyo kakalimut na mag-like and subscribe. Pakiclick na yung bell button para update kayo sa mga upcoming videos ko. Ngayon guys, isa sa mga good news at pinakamasayang araw ko ngayon is yung nakuha ko ng aking Google Adsense pin kahit naka-lockdown tayo ngayon. So, ang maraming mga YouTubers ngayon ang bablog ngayon na hirap sa pagkuha ng Google pin ngayong 2020 dahil sa nagkaroon ng crisis ngayon at nagkaroon ng mga lockdown sa mga bansa nila. So, pahirapan talaga makakuha ng Google Adsense pin. So, inaamin din man natin na ang postal service ng Pilipinas ay medyo mabagal talaga kasi talagang alam nung dahil crisis na yan. So, talagang mabagal talaga yung ang post office natin. So, hindi katulad sa ibang bansa na mabilis. Like Canada, Australia, lalo US, mabilis talaga kasi malapit na naman sa YouTube ang mga lugar na yun eh. So, ngayon, dumating na ang aking Google Adsense pin, guys. So, bakit dalawa siya, guys? So, dalawa kasi siya dahil nakailang best ako ng request ng pin. So, yung unang pin na pinadala na sa akin, saka yung pangalawang pin na nirequest ko, yun po yung mga dumating sa akin. So, napapansin nyo guys dyan, iba-iba din yung mga address ko. Ayan, magkaiba ang mga address. Kasi sinubukan ko talaga siyang palitan kasi inisip ko talaga yung una, baka mamaya may problema sa address, kaya hindi dumarating ang pin ko. Ang iniisip ko nga, sabi ko nga dapat meron talagang dumating na pin kasi nasa Metro Manila ako. Ang mga may hirap talagang makuha ang pin kapag nasa ibang lugar ka, like yung mga probinsya, yung mga lugar na hindi talaga medyo malayo na talaga, lalo pag medyo hindi pa makita yung address mo ng mga postman o yung mga kartero sa Pilipinas, talagang manahihirapan din sila. So dapat yung ilalagay mong address talaga is yung madaling makita. So, dalawa siya. So, yung isa, binuksan ko na. Ito yung nilagay kong pin. Kasi ito yung pangalawang pin na ni-request ko ulit. So, actually, nakatatlong request na ako ng pin. Yung pangatlong request ko, kaka-request ko lang. So, siguro mag-2 weeks pa lang na biglang dumating tong pin na to. Swerte talaga. Dahil akala ko talaga, kasi almost 3 months na. So, 4 months lang, guys. Tandaan nyo, guys. Once na ma-generate na ni YouTube ang inyong unang pin, meron ka na lang 4 months para ma-verify ang inyong address. Kung hindi, pwede niyang bawiin yung monetization mo. So, hindi ko pa alam, kasi hindi ko pa rin na-experience din naman yun, kung pag nawala ang monetization mo, dahil hindi mo na-verify yung address mo, kung may babalik mo pa, kung makakapag-reapply ka pa. Siguro mag-research din tayo dyan about dyan para may block ko din, para may matulungan ko din yung ibang mga YouTubers na nahihirapan sa pin nila. And eto guys, almost 3 months, so magpo-4 months na itong August. Buti na lang ngayon end of first week of July, dumating na yung pin ko. So thank you kay Kuya Cartero po sa Pinas Post Office. Dahil talagang dinala niyo po sa akin, nangako kayo sa akin na once na dumating dadalhin niyo agad. Huwag kayong mag-alala, Kuya, pag may time ako, papasalamat talaga ako sa inyo dahil nakailang punta ako sa inyo. Talagang hinahanap nyo pa talaga kung may dumating. Kung wala, sinasabi nyo naman sa akin. So, thank you sa inyo, Las Piñas Post Office. Thank you sa pagdala nyo ng aking Google Adsense pin. So, ngayon guys, bonus tips naman tayo. So, tips ko lang guys, kapag monetize na kayo, marireach nyo, pag na-reach nyo na ang $10 na kita nyo na pumasok na sa mismong Google Adsense, pero pag nasa revenue pala ng creator studio nyo po, hindi pa yun magkakaroon ng pin kahit may $10 ka na. Kailangan pala yung $10 na kikitain mo papasok sa Google Adsense account mo. Once na pumasok na yung $10 na yon, automatically magsisend na si YT o si YouTube ng inyong pin. So, ito yung first pin nyo. So, bali magiging 4 na pin request yan. So, yung first, automatically papadala ng YouTube. Yung the rest na 3 present pin, kayo na mismo ang magsisend nun. So, dito, papakita ko. Ayan guys, papakita ko sa inyo. Iyan yung verification pin.
So, sa Google AdSense pin nyo, Google AdSense account nyo, dyan yung makikita kung pinadala kayo ni YouTube ng pin. So, makikita nyo yung date ko kayo na pinadala. So, paano tayo mag-resend ng pin? So, sa resend ng pin, makikita nyo yan sa baba. Pag biniverify nyo, pag click nyo yung verify, may lalabas dyan na reset pin. So, hold nyo na lang matagal yon. So, may lalabas nyo ng date kung kailan kayo pwede mag-resend ng pin. So, maximum of 3 weeks kayo bago makapag-resend ng pin. So, advice ko lang sa inyo, kung hindi dumating ng 3 weeks ang unang pinadala ni YouTube na pin, mag-request kayo na mag-request. Huwag nyo nang antayin na mag 4 months. Kasi may iba kasing YouTubers na iniintay pa yung 4 months saka sila mag-request ng pin. Mali po yun. Hindi kayo makakapag-live proof pagka hindi nyo inubos yung pin, yung request, recent pin nyo. So, dapat mag-resend muna kayo, uubusin yung lahat ng request pin nyo, tsaka kayo makakapag-live proof. Eh, yun yung bonus tip ko sa inyo. Na pag hindi dumating ang Google AdSense pin nyo, pwede kayo mag-live proof verification. So, dapat meron kayong mga government ID na ang address is same dun sa nilagay mo sa Google AdSense account mo. So, kung magkaiba to, magkaibang address, hindi ko yung mababerify. So, bago kayo mag-verify ng ID nyo sa Google AdSense, no, dapat i-check nyo muna yung address. So, pwede rin kayo gumamit ng passport sa pag-verify. So, paano gagawin yun? Once na naubos na ang Google AdSense pin request nyo, makikita naman yun sa baba na wala na lalabas ng date na ang lalabas yun, we cannot resend your pin at this time. Pag may lumabas ng gano'n at hindi na kayo makapag-request ng pin, ibig sabihin, naubos nyo na lahat ng recent pin nyo. So, hindi na kayo makakapag-request kasi nakatatlong request na kayo plus yung automated na request ni pin. So, bali, ni Google AdSense, automatic na request ni pin. So, apat na yon. So, after nun, maghihintay kayo ng kahit 2 weeks lang, guys. 2 to 3 weeks. After ng last recent nyo ng pin, yung pangatlong pin na nag-request nyo, mag-antay na kayo ng 2 to 3 weeks para magamit nyo yung verification na yon. Live proof verification. So, after nyo, pupunta kayo sa Google AdSense nyo, so may verify address ulit, verify AdSense pin ulit. May tatlong tuldok doon, so click nyo lang yon, tapos click nyo help. So, pag click nyo ng help, pupunta kayo sa form na yon, may mga sasagutan kayo doon na sasabihin nyo ba na na-reach nyo ba yung $10 na requirements para makapag-set ng pin. So, i-click nyo ng yes. So, after naman yung may isa pang question na nakapag-resend na ba kayo ng nakapag-request na ba kayo ng tatlong pin. So, kiklik nyo ng yes. So, yung last na tanong, kung may na-resend na ba kayong pin, so, kiklik nyo yung no. Once na naklik nyo na yung no, after nun, may lalabas pang isa, isa pang form nyo, pipilapan nyo doon yung name nyo, address nyo, plus yung publishing ID tools nyo. So, hindi ko na papakita nyo kasi confidential po yung publishing ID natin sa Google AdSense kasi ito yung pinaka ID nyo doon sa account nyo. So, wag nyo ipapakita yun. So, makikita nyo naman yun sa my settings eh. Punta kayo sa my account ng Google AdSense, click yun sa baba yung information nyo, lalabas naman dun yung publishing ID nyo. So, check nyo lang yung mabuti, makikita naman yun. So, copy-paste nyo lang yun or i-type nyo mabuti kasi pagkahin nagkamali ko yung pag-type sa publishing ID, hindi magpo-proceed yun. So, after ng publishing ID, doon na sa baba, hihingan na kayo ng picture ng ID nyo. So, iscan nyo mabuti yung ID nyo na kitang-kita lahat ng details sa yung pangalan nyo at yung address. Dapat same na same doon sa nilagay mo sa Google's AdSense account mo. Once na na-email mo na to, mag-i-email sila na we are gonna check this your email after 48 hours kasi nga naging busy sila, medyo may cases ngayon, so 48 hours. Minsan pag naman okay naman yung ID nyo, yung pre-reset yung ID sa YouTube, wala pang 48 hours, 24 hours lang, isi-send na nila na na-verify na yung inyong Google AdSense address nyo. Nakatulong ako sa mga public na problema sa wala pang Google AdSense pin. Huwag kayo mawala ng pag-asa, guys. So, mag-antay lang kayo ng kahit mga 3 months bago kayo mag-live proof. So, nagkaroon na kayo isang pin, mag-request ng pin. Katulad ko, tinan mo, nag-request ako ng pin, dumating sa akin dalawa pa.
So, nag-antay lang ako ng 3 months. Guys, sa pagsubaybay sa akin channel, guys. Ito, so, thank you po. Sana nakatulong ako sa mga wala pang pin ngayon. So, huwag kayo mawala ng pag-asa. Kasi, darating din sa inyo yan. Kasi ako talaga, nagtsaga-tsagalan din talaga ako pumunta ng post office. Nagtsaga din ako mag-request ng pin. Nagtsaga din ako magtingin-tingin ng kalendaryo kung kailan darating. So, medyo naging, ano ako, parang naparaning ako kasi nga akala ko di na darating yung pin pero dumating pa rin. So, hopefully, itong aking review about sa aking Google Ads pin ay ma-inspire kayo na mag-antay kayo. Huwag kayo mampan ng pag-asa. Basta, ang gawin nyo guys, pag hindi pa rin dumating, nakatatlong request na kayo at almost 4 months na, wala pa rin, mag-live proof kayo. So, gawin nyo lang yung ginawa kong step by step. Kung medyo nalito kayo sa akin, mag-leave kayo ng comment, mag-ask kayo kung paano. At magsasagot ako sa inyo, tutulungan ko kayo. So, thank you po, huwag nyo kakalimut pa lang guys ha. Mag-like and subscribe sa aking YouTube channel guys. At hanggang dito lang po ulit, bye-bye! Thanks for watching guys, and don't forget to like and subscribe!